Hi guys, magandang araw mga kabakal. Magandang gabi po sa inyo mga kabakal ko. Isa na namang gabi ng live at marami na naman tayong mga pag-uusapan mga kabakal at gagawa ng reaksyon. So kumusta? Kumusta kayo mga kabakal? Hintayin muna natin ang ating mga solid kabakal bago tayo magsimula. So na-miss nyo ba ako? Na-miss tayo ng ating mga kabakal. So live na muna tayo. Ababa. Nang buburaot si Boyta to, nang buburaot sa GC. Oh ha? Kinagkakagulo sila sa GC oh. Oh, wait lang. Anong sabi nito? May nagkakagulo ah, nag-uusap dito. Alright. So yun, naglalabasan na ang ating mga solid kabakal. Alright, so bago tayo magsimula, shoutout muna sa ating mga solid kabakal. Shoutout Dante Madarang, magandang gabi. Shoutout sa'yo Dante Madarang. Milo Montalvo, shoutout sa'yo. The Marksman, magandang gabi. Marco Borja, kumusta? Okay lang naman po. Nor Hasin Abraham. Reynaldo Beltrano. Action Star. Action Star ba? Action Goons. Action Goons tayo, hindi pa tayo star. Goons pa lang tayo. Action supporting action. Supporting lang tayo. Louis Bui Vlog Coach. Umere na kayo kagabi ni... Oo. Pinakita na kami nung isang araw pa. Mike Meharan, shout out from Kuwait. You know, shout out. Boy Bato, shout out sa iyo Boy Bato. Lapitan ng laban ninyo ha. Bulingit, good evening Coach Alexis, new subscriber from Rosales, Pangasinan, shout out. Bihog Vlog, shout out sa iyo. Barsky, magandang gabi, kumusta na? Hehehe. D, lumabas ka na sa Batang Quiapo. Yes, kagabi at nung isang gabi po. Nakapag, yon salamat. Oy, salamat Marco Borja, isa pala sa ating mga supporter to. Salamat. Lisa Jean, kinalayo, shoutout sa'yo, good evening din. Boy Hangin, shoutout sa'yo, main event yan o si Boy Hangin. Bienz Moto, magandang gabi. D, congrats, Bartolo TV, shoutout. So ito nga, actually, may mga nagme-message pa rin sa akin doon sa ating copyright. Yeah, ayan o, katulad yun. Gani Alige. Sasali mo ba sa URCC si Kevin Dagat? Siyempre, hindi na. Ito nga, may mga nagme-message pa rin sa akin tungkol nga sa copyright na sinend sa akin ni Kevin the Great. Nakakatawa lang sa mga hindi nakakaalam. Eh itong si Kevin the Great eh nag-message sa akin dati at okay naman yung usapan namin. Gusto niya nga lumaban, 'di ba? Nabanggit ko sa live. Gusto niyang ilalaban natin, isasali natin, tutulungan natin makasali sa URCC Bernacle. Gusto niyang sumali ng Bernacle. Sabi ko sige bro, tutulungan kita since naman nakilala ka na. So maraming manunood sa iyo. Totoo 'yan. So after siguro nito nga, nakakatuwa lang. Nakakatuwa ba o nakaka-disappoint lang na, yun nga, tutulungan nga natin, humingi ng pabor siya na baka pwede kong matulungan na ilaban daw sa Bernacle. So sabi ko, yes. Nagulat na lang ako nung nakita niya kasi yung ginawa ko ng reaction video, nag-million views, ngayon 6.8 million views na. Yung video niya na ginawa ko ng reaction na nakalagi sa page ko, nagulat na lang ako, nag-message siya. Ang message niya, nakakabastos daw ako, hindi raw ako nagpaalam, mas marami pa raw yung views ko na video ko kaysa sa video niya. Tapos sinend niya sa akin yung screenshot na kinopyright na niya ako. So ibig sabihin, nung nag-message siya, nag-copyright na siya. So ganun siya, galit na galit sa akin. Hindi niya man lang naisip na magkakilala naman kami, pwede naman kami mag-usap. Although syempre hindi nga ako nagpaalam and pag gumagawa naman ako ng reaction video, hindi naman talaga ako nagpapaalam eh. Kasi gets na yun. Pero nung nag-message siya, may copyright na siya. Tapos pinost niya pa sa kanyang community, sa kanyang YouTube. Nakakatawa lang na
humingi siya ng tulong sa akin para lumaban sa URCC. Pagkatapos, yung message niya sa akin, galit na galit siya dahil mas marami pa yung views ko sa reaction video ko sa video niya, nakaka-disappoint. Hindi ko akalaing ganun na mangyayari. And nasa fair use naman kasi, fair use naman na kapag kumuha ka ng video, as long na hindi copyright, ano ba ang, as long na hindi copy-paste. Ang copy-paste kasi, kinuha mo yung video, wala kang binago, wala kang ginawa, hindi mo ginawa ng reaction, and then in-upload mo. Yun, automatic copyright yun. Pero naman kasi, kapag yung video, kinuha mo, tinransform mo, ginawa mo ng documentary, ginawa mo ng reaction, pasok yun sa fair use. Which is hindi yata alam ni Kevin the Great. Yun nga lang sa akin, wala na akong magagawa. So nag-send na siya ng copyright strike na dalawa. So ngayon, wala pa namang email sa akin si YouTube. Pero naniniwala naman ako na fair use yun. Pero syempre, sa akin, nagulat lang ako dun sa ginawa niya. Although syempre, video naman niya yun, na talagang magagalit siya kasi video niya mas marami yung views kaysa sa kanya. Pero kasi pasok naman yung ginawa ko sa fair use, hindi naman bawal sa YouTube or sa Facebook yung ginawa ko. Kasi tinransform ko yung video as a reaction video. Hindi ko lang naman basta kinuha tapos in-upload ko. Hindi, kinuha ko, ginawa ko ng reaction, at hindi lang naman ako ang gumagawa nun. Milyong mga vloggers ang gumagawa nun. Diyos ko, mga sikat na vloggers na kukuha ng video, kagawa ng reaction, di ba common na yan? Kaya nakaka-disappoint na humantong sa ganito. Pwede naman kayo mag-usap. Di ba? Hindi, nung minessage niya ako, naka-copyright strike na niya ako. Ibig sabihin, galit talaga siya. Kasi nung nag-message siya, may kasama ng screenshot, kina-copyright strike na kita sa ginawa mo. So ngayon, nakakatuwa lang na, wow. So ganun talaga, galit na galit ka just because mas maraming views ko. Eh di ba humihingi ka pa nga ng tulong sa akin para makasali sa URCC? Bernakel? I just don't get it. Siguro may mga ganun tao lang talaga na ayaw nilang pinakikilaman yung video nila at ayaw nilang makitang mas marami yung views ng video nila kahit pa ito ay ginawang reaction video. Ang tanong, siyempre hindi na, nasira na eh. Alam nga namang kinopyright strike na niya ako eh. Diba? Yun yung kabayaran sa ginawa ko daw sa kanya. Diba? Alam, bigyan ko pa ng laban sa URCC. Good luck sa lahat ng laban sa October. Asawa pala ito ni The Marksman. Wala na pakialam sa kanila. Kay Roel De La Marquez, wala nang balita dyan eh. Pero kay Kevin the Great, bahala siya sa buhay niya. Si Kevin the Great na may history din ng copyright strike, diba? Inunahan din niya dati. Ayun, di ba? Oh. Yung nga, ang lakas ng loob na i-copyright strike ako. Di ba? Samantalang ginawa ko namang fair use yun. Samantalang siya, may history din ng ganyan. At literal na, yung ginawa niya, nakaw video pa, nakaw talaga. Kasi nga, bawal na mag-upload ng video. Lalo na, kapag pay-per-view, yung ginawa niya. Diba? Anong ginawa niya? Nag-video. Sinabi niya kagad kung anong nangyari. O, diba? O, lakas, diba? Akala mo naman, napakalinis eh. Diba? Sa akin naman eh, hindi naman ako nagmamalinis. Pero ang sa akin lang, pasok naman kasi sa fair use yung ginawa ko. Hindi ko naman kinopy-paste. Hindi ko naman kinuha basta at in-upload na lang na wala man lang edit, na wala man lang transformation yung video. Hindi. Ginawa akong reaction video at allowed naman yun sa YouTube at sa Facebook. Para ito ay sagot ko lang. Hindi naman ako para nag-ano eh, hindi ko pinapahaba. Sagot ko lang naman to sa mga nagtatanong sa akin na nakabasa nga nung pinost niya sa kanyang community. Paalam, de. Hindi ako magpapaalam. Una-una, hindi na ako kuha ng video sa kanya. Pangalawa, hindi talaga ako magpapaalam. Kasi allowed naman yan. Yung fair use. Kuya Vince Vlog, shout out sa'yo. Sali mo ako, boss, kahit anong blaro. O yan, sa mga gustong sumali sa slap battle. O Kuya Vince, kung gusto mong sumali sa slap battle, meron tayong slap battle tournament. Pwede kitang ipasok.
sa November sa mga maglalaban-laban. Ikaw ba lightweight ka ba o heavyweight? Message mo lang ako sa ating Facebook page, Coach ng Bayan. Ang hihilingin ko lang sa'yo ay video mo na naghahamon ka o naghahype ka tapos nagpapasampal ka. Hindi pwedeng yung mahinang sampal kasi doon ko makikita kung kaya mo bang tumanggap ng sampal. Kasi yun yung isa sa mga requirements. Wala kasing scripted dito. At seryoso yung mga makakalaban nyo dito sa Snap Battle. Kaya dapat seryoso rin kayo. Kasi nga, tournament ito, may cash prize at mayroong belt na paglalabanan. Yeah, mayroon pa rin naman, Bernakin. Zai, kumusta sa'yo, Zai? Hala, nakakailang report ka na sa YouTube. Alarming. Well, hindi naman ako nagkaroon. Ngayon lang ako nagkaroon ng report. Ito pa lang yung report ko. Yung aking strike dati kay Boy Tato ay dahil maling reaction. Yung video ni Boy Tato kakapi, ka-strike. Tapos yung video ni Tony Fowler na yung video niya hindi man lang na-strike. Samantalang yung gumawa ng reaction sa kanya ay na-strike. Si King Pinoy, wala pang laban pero naghihintay kasi nga na alam ko na postponed yung laban ni King Pinoy. Bobby Limbaga, di pwede naman ang reaction video sa iba coach. Pwede naman talaga. Meron lang talagang pumapalag na alam yon na hindi nila matanggap na kapag yung video nila ginawa ng reaction, mas marami pa yung views nung gumawa ng reaction. Kasi gets ko naman kung talagang kinuha yung video at literal na walang binago. Gets ko, kahit ako, magagalit ako. Pero sa akin naman, inaalaw ko yun. Pero sa akin kasi, gusto ko, pag kinuha yung video ko, gawin nyo ng reaction man lang. Gawin nyo ng effort. Pag hinapan nyo man lang, gawin mong reaction video. Hindi yung kukuhanin mo, na-download mo, sabay upload, na wala kang binago. So, syempre, nakakasama na ng loob yun. Which is, hindi naman ganun ginawa ko Ang ginawa ko, tinransform ko yung video as a reaction video. Which is allowed naman talaga sa lahat ng platform yon. At hindi lang ako ang gumagawa nun. Million, hindi lang Pilipino, hindi lang Amerikano, hindi lang Hapon. Lahat ng mga vlogger sa buong mundo ginagawa yan. Pero, may mga tao talaga na kapag nakita nila na mas marami pa yung views nang gumawa ng reaction video sa video nila, nagagalit. Marco Borja, pakumusta coach kay King Pinoy? Miss na namin siya sa Elorde. Plus, BFM. Sige. Marco Borja sa Elorde. BF Homes. Sige. Tapos walang taping. Wala kaming taping nung Lunes, Wednesday, at bukas walang taping. Ngayong Linggo, wala kaming taping. Actually, walang taping lahat ngayong Friday. Lahat ng artista walang taping ngayon. Hindi ko alam kung anong meron. Siguro pahinga muna. Pero nung Monday at saka nung Wednesday, ang may taping lang ay yung Team Tanggol. Sina Direk Coco Martins, Team Tanggol, sila lang yung may, may taping. Pero ngayon, bukas sa Friday, wala kami lahat. Siguro maraming kailangan mo nang ipalabas bago uli mag-taping. Siguro baka Lunes may taping na kami. Ha, naalala ko doon parehas kayo ni Kevin the Great. Oo, pareho kami noon. Kaya nga, pareho nga kami noon Diba? Ang nakakatawa doon, kumuha ng video si Kevin the Great, pinost niya. Kinuha ko yung video niya, pinost ko din. Huzaka, Tusok Lodge. Salamat, tropa ni Boy Tato ang humamon kay Makahay Lord. Tropa ni Boy Tato ang humamon kay Makahay Lord. Sino bang humamon kay Makahay Lord? Shoutout Boss Tarugs. Isa sa ating main event pala to si Boss Tarugs. Main event ng heavyweight. Tsaka si Batang Kamsur. May sinan sa aking video si Boy Hangin. Ang sabi ni Boy Hangin ay nagkagulo raw sila ni Boy Tato. Ang sabi ni Boy Hangin ay bigla na lang daw siyang inupakan ni Boy Tato, sabi ni Boy Hangin. Ngayon, gawa natin ang reaksyon kung ito ba ay totoo o hindi. Wait lang, nagkagulo ka agad. Nagkagulo. So ngayon, ang nangyari daw,
inatake daw ni Boy Tato itong si Boy Hangin nung naandun sila sa photoshoot. So ngayon, tignan natin kung ito nga ba ay totoo. O script, alam niyo naman mga kabakal, ayoko ng scripted. Kahit mga vloggers ko itong mga to, kapag nakita ko at naramdaman ko na scripted ang ginawa nila, syempre, hasabihin ko, scripted to. Scripted ito, syempre, mga kabakal. Ang slap battle, walang scripted to. Diba? Shout out, Jerry Great TV Coach. Nakakalito ang YouTube, no? Parang season 2, minsan maraming viewers ka, minsan konti ang views mo. Ewan ko lang ba, ba't ganun-ganun? Oo nga eh, ganun talaga eh, yung algorithm yan eh. Boy Susie, kumusta na? Shout out sa'yo, Boy Susie. Yung nireaction mo na flat bar ang sinasampal ko sa mukha ko. Flat bar? Sinasampal sa mukha? Flat bar? Flat bar? Flat bar, hindi ko may siso ka. Siso. Hindi ko may tandaan. Nag-send ka ba ng video sa akin, siso ka? Oo. So ano, gusto ba sumali ng slap battle? Message mo ako sa Facebook page, Coach ng Bayan. Send mo sa akin yung video na nagpapasampal ka. Yun ang gusto kong makita. Para maisali kita sa lineup ng November. Jasper Ghost TV Loads, baka pwede shoutout naman. Uy, isa sa mga Ghost Hunter, Ghost Fighter. Shout out kay Jasper Ghost TV, mga kabakal. Manood tayo dyan. Okay, so gawa natin ng reaksyon. Gawa natin ng intro. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video na to, gagawa natin ng reaksyon. Itong sinen sa akin ni Boy Hangin. Kung saan mga kabakal, itong si Boy Hangin at si Boy na to ang main event ng URCC Slap Battle. At sinabi niya sa akin, doon sa kanilang photoshoot, ay inatake daw siya ni Boy Tato. So ngayon, titignan natin kung ito ba'y totoo o hindi at kung ano nga ba ang nangyari. Ito po ang clip ng video. Alatin nyo! Alatin nyo! Uy! Tama na yan! Tama na yan! Gusto lang isa't isa na yayakapan sila. Ay, si Boy Tato! Oba! Parang ganyan yung mga eksena namin sa Batang Quiapo ah. Pero bakit sila nagyayakapan? Namiss ba nila? Alatin nyo! Alatin nyo! Alatin nyo! Oh, nakikiyakap din si Boss Taro. Oh, ito pala yung umpisa. Ito, kasi nga, tagal-tagal mo namatay. Dito na ako sa ground and pound. Okay, so nagbablog si Boy Hangin at sinasabi niya na ang tagal-tagal daw dumating ni Boy Tato. Pero wait lang, parang meron doon sa may salamin na nakaputi eh. Hindi ba si Boy Tato yun? Yun sa bandang gilid oh. Na may salamin, nakaputi. Nandito na ako ngayon, papalakasin naman! Ano yung Boy Tato yata? Hey, kopi na to! Pag-asya, lumag naman! Bumunta ka na dito! Hindi na ka nito hinahanap! Ah, wait lang! Ano ba yan? Huling-huli! Nakaupo si Boy Tato! Wait lang ha! Ayan o, nasa gilid! Kita nyo ba yun sa may salamin? Ayan o, sa gilid! Sa likod ni Boss Tarugs! Ayan o! Di ba nasa likod si Boy Tato? O, ayan o, tingnan nyo mabuti, gagalaw doon sa may bandang gilid. Oh. May salamin. Ayun, no? Debunk? Debunk? Ano ba yan? Sige nga, tuloy natin ang video. Ayun, nakita ko yung sapatos, oh. Ayun, yung pantalon, no? Tsaka yung sapatos, kulay blue. Kitang-kita. Sa kailangan na to? Malya ka na sa'yo kung nag-inat na. Ito! Ayun, no? Kinat nyo pa? Kinat nyo pa yung paglapit ni Boy na to? Kitang-kita naman yung paa. Ulitin natin. Parang ito yung galawa namin sa ano ah. Batang Quiapo ah. Tito! Tito! Uy! 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 Awatin nyo! Awatin nyo! Awatin nyo! Pasok ka dito! Pasok ka dito! Parang ano lang ka. Parang nagde-debunk lang tayo ng mga Ghost Hunter ah. Punta dito! Punta sa'yo, sisi ba? Ano ba yan? Punta sa'yo, sisi ba? Alam ko, kung sino mukhang yan! Yung mabukit! Bakit sinisipa yung pachibag? Uy, awatin nyo! Awatin nyo! Uy! Tama na yan! Tama na yan! Pagpahal mo, yakapin mo! Uy! 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 I'm very, very disappointed.
Very disappointed mga kabakal. Unang-una, scripted na nga. Halata pa sa video. Okay lang gumawa ng scripted basta hindi halata sa video. Ang problema mga kabakal, doon sa video niya, ayan o, kitang-kita sa may gilid. Kung makikita ninyo sa gilid, ayan o, yung sapatos at yung maong na kulay blue at yun o, kitang-kita sa, ayan, nakaupo si boy na to o. Debunk! Dapat, paggagawa kayo ng scripted, hindi halatang scripted. Nag-aabang na si boy na to, kitang-kita sa... So, ulitin ha, kung gagawa kayo ng hype. Yung kapanipaniwala naman, kasi minsan, kahit totoo na, katulad nung laban na nangyari, nina Maka High Blood at saka nina Pong D, eh ang sabi pa rin ng mga tao ay scripted. Eh ito, debunk na. So ano nga yung opinion mga kabakal dito? Hindi ba effective ang ginawa nilang, kunyari eh, away? Gusto ko marina, i-comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Debunk eh, oh. Sama si Boy Hangin, scripted yan. Ayan nga, oh. Scripted. Si Boy Tatuya, nasa gilid. Ay, kita kita, oh. Oo, oh. Coach, kita sa salamin. Kita mo? Gagawa yung video, scripted. Scripted, ah. Kitang kita sa kabisado na yan, likod. Nasa anti-polo, grand pod kay Coach Badong. Putragis, wala bang iba? Pag nakasira kayo dyan, kulata kayo. Captain J Link Muntanga daw eh, Muntanga Boy Hangin at Boy Buraot scripted. Nagsama pala no, oo nga no. Alam naman natin itong si Boy Hangin ay number one scripted. Sumama pa si Boy Ato ay 100% scripted talaga. Duwende versus Hangin ng kalikasan. Alright, sige, check ko mamaya. Hazuka, shoutout Captain Barber, wala akong paki. Legit si Boy na to. Yon. So ang sinend pa naman sa akin, ang sabi sa akin, nagkagulo daw sila. Lang yang yan. Huli sa camera, kaya hindi, yun yung mga advice ko sa mga gumagawa ng hype. Pag gagawa kayo ng hype, magkasakita na kayo. Diba? Alam niyo, magkaroon na ng konting ano, konting lamat, lapatan. Diba? Hindi yung kitang-kita eh, oh, nasa likod si Boy Ato, nakaupo, naghihintay. Tapos yung papalapit na kinat, parang nag-teleport si Boy Ato, kasi kita siguro na tumayo si Boy Ato at lumapit kaya kinat. Wala. Booking. My Fitness, scripted content. Oy, Kenzone, kumusta na? Shout out sa'yo. Yan. Oh. San ba ako nakakakita sa ng likod ang daan? Imbis na sa... Oo nga, ano ba't nasa likod? Tsaka unang-una, ang ground and pound gym, ang entrance niyan sa harapan. So, nakaharap si Boy Hangin sa entrance. So, ngayon, saan lumusot si Boy na to? Ba't galing sa likod? Yun pa. Ay, nako. Kailangan, makuha niyo yung ano, yung curiosity ng tao. Kasi marami ng mga ganyan eh, na, di ba, marami ng gumagawa ng ganyan na kahit totoo, scripted sa mata ng iba. Eh, di lalo na kung scripted, di lalo na, wala na magtitiwala. Di ba? Wala na magtitiwala. Oh, meron pa. Ngayon naman, eh, naglabas ng video, si Boy Tato, hinamon daw siya ng basher niya. Hinamon daw si Boy Tato ng basher niya. Palatin nyo! Ay, hindi yan. Tapos na yan. Hinamon daw si Boy Tato ng basher niya. At sinampal daw siya ng kanyang basher. So, tingnan natin. Kung legit ba. Gusto ko makin to. Kasi meron nagkuhan sa akin. Gusto niya daw siya sampalin niya ako. Ay, isang basher. Totoy G. Ayan pala. Oh. May nag-comment. Patara natin. May nag-comment isang basher. Sabi niya sa akin na challenge daw. Sasampalin niya ako. Tara. Kasi lalaban ako yung slapping, sabi niya. Tanda ko yung kita. Isa. Okay, sige, gawa natin ang reaction to. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin ang video
na nilabas ni Boy Tato, kung saan mga kabakal, dinaya na naman siya ng kanyang basher. At hindi mga kabakal nakipag-boxing kung hindi nakipagsampalan yung basher ni Boy Tato sa kanya. Gawa natin ng reaksyon. Ito po ang clip ng video. Tatay, Totoy G, kasi meron nagkuhan sa akin. Gusto niya daw sasampalin niya ako, ay isang basher. Totoy G! Oh. May nag-comment. Tara, dun. May nag-comment, isang basher. Sabi niya sa akin nga challenge daw. Sasampalin niya ako. Tara, kasi lalaban ako yung slapping, sabi niya. Ganda ko yung kita. Isa, Boy Tato, basher ako. Tapos, sasampalin kita. Talagang matrapan ka talaga. At saka matibay ka talaga. Ngayon, pupunta natin. Ipa-challenge natin to. Tara, let's go. Oh, pwede. Tingnan natin. Pupuntahan niya pa. What's up, mga tato? No? Nagbabalik ako si Boy Tato. Ang hari ng slapping. Ang hari ng The Hype King. Grabe. Ngayon, ha? May... Baka naman magalit sa'yo si Boss Bullet. Ang alam ko, ang Hype King ay si Boss Bullet. Nag-chat. Isang basher. May nag-chat. Ang sabi niya sa akin, Boy Tato, kung matapang ka, kung malakas ka, i-challenge kita. Sasampalin kita. Kung lalakas ka ba? Yan. Eh, siyempre naman si... Parang weirdo yata. Sabi nung basher mo, sasampalin kita kung lalakas ka. So, sasampalin ka nung basher mo para makita kung lalakas ka? Parang mali yata ah. Baka ang ibig mo sabihin mo ito, ang sabi nung basher, sasampalin ka para makita kung malakas ka, hindi kung lalakas ka. Ulit, tingnan natin, medyo na-weirdoan ako. Kita! Kung lalakas ka, lalakas ka, i-challenge kita. Sasampalin kita. Kung lalakas ka ba? Yan. Eh, siyempre naman, si Boy Tato, walang inaatrasan to. Walang inaatrasan kahit sino pa yan sasampal sa akin. Kahit mga bodybuilder pa yan, ha? Mga karpisyan pa yan, wala akong paki. Ngayon, ha? Tinan nyo, magpapasampal ako. Pasokan to. Wow. Tinawag. Ito pala yung basher ko. Ano pala mo? Chabibo Ramirez. Ito pala yung slapping nyo na malakas. Oh. Wala, hindi. Ubra to. Ibig sabihin yun, Ilonggo ka. Ilonggo ako. Ilonggo. Shout. Ayan. Shout. Ito, si Boy Tato. Malakas daw ito eh. Dito mo ako sasampalin. Oh. Dito mo ako sasampalin kasi pag dito kasi, baka kasi mamali yung buto mo. Dapat dito. Ah, sige. Ha? Ngayon, magpapasampal ako. Kung talagang totoo to, dito nga. Sige. Tingnan natin. Ah, sa lahat na nagamong sa akin, sa lahat nagsasampal sa akin, wala akong paki sa inyo. Kung talagang maangas kayo, punta kayo dito sa akin. Tatapatan ko yung angas nyo. Ngayon, susubukan natin. Ngayon, kung wala ka siya. Dapat yung sampal mo sa akin, nasa 100%, ha? Hindi. 101% talaga ibibigay ko. Hindi, ang lupit. Ang lupit. Ngayon, papasampal ako. Yan. Gusto ko yung malakas, ha? Malakas yan, malakas. Dito nga sampal, ha? Oo. Dito nga, para makakita nila. Oh, sige. Yan, ha? Siyempre, idol nyo. Siyempre, hindi tayo magpapatalo kasi kahit malakas pa yan, gagamit tayo ng cellphone. Magkano ako ng cellphone? Partida pa to, naka-cellphone pa. Apo. Okay? Magsa-cellphone. Dito, sampal mo. Okay. Paano? Ha? Yan, oh. Tignan nyo, paano sumampal yung Ilonggo. Okay? Sige nga. Ganun ka, 1, 2, putik! Talaga? Ano? Malakas! Malakas ba? Malakas to! Boy Tato! Yung mga sampal niya! Talaga? Kahit kwan, kahit talsik lang, hindi nga tumarsik! Kahit naka-cellphone pa ako! Nagsiselphone pa yan! Eh, paano na kaya? Paano na kaya pag naka may tawag ako? Ha? Kasi mas malakas ako pag may tawag ako, pag may minakukul ako! Partida pa, nakaganyan pa, nakachat ko pa yung asawa ko. Pa. Ha? Tandaan nyo, The Hype King, Boy Tato lang malakas. Oy, so The Hype King. Di ba gano'n si Boss Bullet? Hambumangga. Giba. Ay, sa. Yari ka, Boy Tato. Baka magalit sa'yo si Boss Bullet. Pero mga kabakal, nakita naman natin na totoo yung sa... Yan ang sinasabi ko. Eh, sinabi ko, dapat yung totoo. Kasi dyan, walang scripted. Diba? Walang scripted. Kasi kitang-kita naman, malutong. Siguro pwedeng gumawa ng mga eksena. Kunyari, may basher, pupunta rito. Makikipagsampala, magpapasampal. Okay lang yung ganun. Pero yung mismong stunt na mga ginagawa,
yung katulad ng mga boxing, mga slap, kailangan totoo. So para sa akin, okay yan. Nakita natin, grabe. Sanay pala talaga tumanggap si Boy na to ng sampal. Mukhang handa na itong si Boy na to para sa darating na slap battle ngayong October 21. Ang tanong, manalo kaya si Boy na to sa kanyang mga kalaban na si Boy Hangin? Kasi mga kabakal, kung hindi nyo alam, ang main event ng lightweight natin ay si Boy Tato laban kay Boy Hangin. Kaabang-abang ito mga kabakal, bumili na kayo ng mga ticket ninyo. Anong inyong opinion? Gusto ko marinig? Comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Ah, laos na si Bullet, si Boy Tato ng Hype King. Hindi, busy lang si Bullet sa Batang Quiapo. Kalawit magsalita. Tikalo. Hasuka. Yuan Yuno, shout out. Biglang bumagal bago lumapat. Ah, bumagal bago lumapat? Ah, parang kontrolado, no? Di daw masakit. Tumabingi. Hindi sumakit, pero tumabingi ang muka. Sumama saan? Saan? Ang laban, October 21. So, syempre, ano yan, may pay-per-view tsaka may ticket. So, kung hindi kayo, hindi pa kayo mga players, hindi kayo makakasama. Kailangan mabili ng ticket para makapanood. Pero, kung gusto mo mismong makapanood, sumali ka ng URCC Slap Battle. Hindi ka na makakapanood. Ikaw pa yung papanoorin. Haso ka. May horror? Meron! Tayo pa. May horror tayo, may horror. Sa laban ni Boy Tato, ano yan eh, pay-per-view, tsaka ano, may tickets yan, may tickets. Coach, kami, handa na, ayun, handa na si Black Panther. Aba, nag-message si Boy Hangin. Coach, totoo yun. Di ko alam na nagtatago pala si Buraot sa likod ko. Debunk na nga eh, nagsisinungaling ka pa. O, totoo daw mga kabakal, ano ang inyong opinion? Totoo daw yun. Nagtago si Boy Tato sa likod kahit kitang-kita sa salamin. Siguro hindi lang napansin talaga ni Boy Hangin na nasa likod niya si Boy Tato, no? No, mga kabakal. Yun siguro yung nangyari dun. Grabe pala si Boy Tato, parang palos. Hindi basta-basta nakikita, invisible. Ayan, nasali si Hasuka. Hasa ka pala, husa ka pala, husa ka. O, di ba? Oh, bakit ka tumatawa, the marksman? Marksman naman, tumatawa eh. Walang tawanan, marksman. Pahanin ko lang yung ating video. Video sa ating horror. Siyempre may horror tayo mga kabakal. Tayo pa, mawawala ng horror. Lagi tayong may horror. Wait lang. Kuhanin ko yung horror natin. Alright. Nakahanda na ang ating mga horrors. Gusto ko sana ma-reaction mo video ko, matagal na ako nag-upload. Hindi pa natin pwedeng gawa ng reaction video yan. Kasi nga, nakikita mo naman, hindi ko halos ginagawa ng reaction yung mga kasali na. So, syempre, kailangan kasali ka na at the same time kung maganda yung video mo. Shout out JJ from Batangas City. Marian Siburaot, kabakal sa laban namin. Bakit kaya sobrang ganda ko? Sabi ni Abby Vlog. 7 na tao, sige send mo sa akin yan. Taga Maynila ka ba? Husa ka? Bakit husa ka? Si Boy Tato mukhang horror na. Alisin natin yan si Boy Tato, gawa tayo reaksyon. Aswang muna tayo! Wait lang. Meron dito aswang eh. Siyempre. Namiss ko na si Beams eh. Ito. Namiss ko na to si Beams. Ah, Valenzuela, pwede yan. Pwede lumaban yan. Manila lang naman yung laban eh.
member ng Divisor. Lahat ng kasama ni Bando, kasama rin kami doon. Oh, aswangan na. Nobita. Hi guys, magandang araw mga kabakal. Sa video to, pag-uusapan natin ang video ng isang vlogger, albularyo, ghost fighter, ghost hunter na parang si Eugene, kung saan inatake siya ng mga aswang at apat daw ito. So gawa natin ang reaksyon. Ito ba'y totoo o hindi? Ito pong clip ng video. Talasan mo dyan, Baldo. Sabi ng abe! Meron ka agad o. Suko mo yung sister! Mga guys, parang mga ninja! Galing ba yan sa ano? Konoha? Ang dami nila! Diyos ko! Parang mga ninja, mga nakaitim ha. Look, Trimmy! Look, Trimmy! Gentilium! Ayun na, Gentilium! Ayun na, dinasala na. Ang lupit naman ang mga aswang na ba? Parang ninja. Baldo! May mga hood pa. Talikuran tayo, Baldo! Talikuran? Damin. Ano sila, baka... Kakatakot yung mga aswang ha. Parang ninja yung aswang eh, no? So, umunyon in Jesus name. Ayun na, Kagebunshin, technique daw. Gentle yung. Mga nag-evolve na yung mga aswang eh, no? Mga ninja na yung galawan, pati yung damitan ha. May oras yung sabaldo. Ah, patay. Ay! Kailangan ganun. Baldo! Surka, urka, hak! Okay na, oh. Ah, surka, surka, dahak! Umersukom! Oh, umersukom? Dura! Kailan pala ang katapat ng mga aswang na ninja, eh, dura! Ayan na! Ayan na! Oh, kagapun din natin! Ang dami! Ang dami nila! Bakit nakatakot yung albularyo? Di ba, dura ang panglaban dyan? Tsaka daliri? Malalaki siguro yung bertog nila, bakit ganun? Bakit di ganun tumataglab yung orasyon ko? Hindi ka talaga natalab dyan. Anong nangyayari? Mga ano yan? Diyos ko po. Habol sila ng habol. Habol dito. Dikit lang tayo, Bundok. Ang Akatsuki. Pinababa siguro sa bundok ng mga pinuno. Yung malalakas na mga aswang. Kasi na mga alagad nila. Meron tayo nahuli na dalawa dati. May pinuno pala to ha. Siguro ay galit na galit sila sa atin dahil nakahuli na tayo ng dalawa. Nakahuli ng dalawa? Dito sila galing sa taas ng bundok na to. Oh, Baldo! Haya, ina. Ano? Soko mo din si Sir. Gumulong mo pa, wow, ang galing. Ganyan din kita, wala mi sa pata pa. Gumulong lang, hindi umatake. Ano? Tinawa siya, Baldo. Gumulong lang, Baldo. Dikit tayo, Baldo, para mas malakas yung orasyon natin. Diyos ko. Uy, sino? Dito. Pasok natin itong mga talents na ito sa Batang Quiapo. Diyos ko. In Jesus' name. Surka! Urka! Please, nakatago sila. Mauutak na sila ngayon. Kumakover sila sa puno. Yan? Para hindi sila tamaan ng orasyon. Mga ninja yan eh. Hindi. Naku ano ha? Surka! Urka! Tinamaan si Baldo! Baldo! Tinamaan ka! Tumabi ka kasi Baldo! Ayun tayong konti. Ay si Baldo. Busy nagbibideo. Baldo, lumabang ka naman. Umersukom. Nakao-video ka din, Baldo eh. Si Baldo walang silbi. Video lang ng video tayo, eh. Itong isang vlogger, ano eh. Umersukom. Effort talaga eh. Surka, urka! Surka, urka! Layo ka, layo! Layo, Baldo! Malakas to! Nakahood! May bonnet pa ah! Umersukom! Umersukom! Pakatsuki yan! Ano pa oh. Nakataong grasa lang. Sino ba? Si Hawaii ba yun oh? Si Baby Ama. Tinamaan ko. Tinamaan ko. Diyos ko. Yari na naman kayo sa mga nanay ninyo. Sabi na huwag maglalaro pag gabi. Dumi na ng mga damit ninyo. Ayaw nila tayo papanikin. Dahil nakakuha na tayo ng dalawa na napauwi sa pamilya nila at natulungan natin. Hinahalap na kasi ng pamilya nila yung gabi na raw. Sandali, kumalma kayo. Alam ko na meron pa rin nakatitirang kabutihan sa inyong puso kahit taglay nyo ang bertod ng kadiliman. Wow, may drama. May action. Alam ko na hindi lahat ng parte ng katawan nyo ay pinaghaharian ng Diablo. Meron pa rin sa inyong isip na konti o katiting na kabutihan. Agresibo. Actingan eh no.
Crusanti Patris Benedicti. Kus in ubito nostro presensya mo niyamur. Crusacrasit may lux. Nandrausit mi dux. Lader neto sa tala. Ninja o. Ninja o. Nandoswades mi bana. Sumake alibas. Epse benina. Alibas. Malalakas talaga sila. Mga costume, ang galing. Ang lupit na mga costume. Sinugod ako makasama. Uy, nakahood po. Uy, mga ninja na aswang nakahood. Matitindi talaga. Layo kang konti, Baldo. Dito natin sila ipapain. Sabi na ba, magpapalipas ng gutom kung ano nang pinagkakawaan ninyo. Matatalim yung damo dito, Lika. Lika. Matatalim yung damo? Baka sakali din, madali sila dito. Ano ba yung trap? May trap? Ay, oo, kawawa yung mga yan kung mga nakapaawal ang chinelas. Ipambusa! Sigura. Oh, sino yun? Surga-surga daw. Tahimik. Biglang tahimik. Napagod yun, napagod. Kabado ako pag ganito. Para mga ninja asawa sa mga. Ay, Omer, sukom! Mga ninja, oh. Titigil yan. Pag lumapit, titigil yan. Bawal nyo saktan yung albularis lagi. Wala kayong TF lang. Gilid, taasan mo. Oop. Si Baldo, walang selfie. Video na ng video si Baldo. Baldo, umarte ka rin, Baldo. Mga traitor! Kumukover kayo sa puno para hindi kayo tabla ng erosyon. Ah, syempre. Yan talaga yung mga laro ng mga nung bata pa kami. Ganyan din laro namin. Matraitor sila. Nasaan na? Napagod na yung mga talents mo. 150 lang kasi bayad sa mga yan eh. Si Baldo, para alisin ang bertod ng kadiliman sa inyo para matulungan kayo. Dahil hindi habang buhay ay masama kayo at kayo ay ganap na mga aswang, gusto rin namin na magkaroon kayo ng maayos at masayang pamumuhay sa mundong ito. Ay! Ayos sa taas! Sunga! Ay, ay, sino? No, ano ba yung abas? Sunga! 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 Baka madura kayo. Ibaho yung laway ng albulari na yan. Nandudura yan. Asa puno isa. Marunong na umakyat. Mga ninja nga talaga to. Kaya yan, Baldo. Nagtatago lang sila sa puno. Para hindi sila tabla ng orasyon. Pero pasong-paso sila. Malakas lang yung bertod na gamit nila. Pero kaya natin yan. Baldo, wala kasi sa pamagitan ng pananampalataya. Busy-busy yung kasama niya. Basta magtiwala ka lang sa sarili mo, Baldo. Si Kuya, effort talaga. Magtiwala ka sa sarili mo. Kaya natin sila. Eh di sana kung di natin kaya yan, eh di sana hindi na tayo nakakuha ng bertod. Uya, wala yung dalawang natulungan natin. Nakasama nila, di ba? Hindi siya pinapansin. Dalawa. Di ba nakakadalawa na tayo? Si part 3 na ng video natin eh, di ba? Oh, beso om! Ayan, oo. Oh. Surka urka! Oh, talon, talon. No gulong, oh, tago sa gulong. Surka urka! Oh, takbo, yan. Nakatali yung cellphone ni... Lag-lag! Ni Bin, sa tingin mo. Kakabitan, guys. Lag-lag yung cellphone. Ayan, o. Oops. Okay lang, okay lang. Okay lang, okay lang. Nakakuha tayo ng magandang video. Na, napuruhan. Napuruhan yung cellphone ko. Kinagat yung stand ng cellphone ko eh. Kinagat yung stand eh. Grabe. Kinagat yung stand ng cellphone ko eh. Mutikwa siya. Omerso ko! Mahal pa pagsimile, naman ito. Kurasyonan mo. Okay, sakto Baldo. Pa naman ngayon kabilugan yung buwan. Diyos ko. Omerso ko! Omerso ko! Dura, o. Oh. Omerso ko. Omerso ko. Omerso ko! Bakit nagtatago ka? Kung talagang matapang ka. Hindi ka tinatablan ng orasyon dahil tumatago ka sa puno. Kung matapang ka talaga, lumabas ka dyan. Ay, ito isa. Umaaligid yung isa. Umaaligid yung isa. Ayun, oh. Ayun. Oh, meron din dito. Meron din dito. Tingnan mo sa likod, Baldo. Kuya, wag mo na intindihin si Baldo. Dyan. Busy sa pagbabla. Baka kunyari lang yung mga yan. Ayun na sila. Ha!
sapo! Pipa mo sapo! Takbo! Tago mautak sa pulo! Mautak ka ha! Diyos ko, gabayan niyo po ako. Aking mga medalyo na tangan. Oh, drama! Diyos ko po. At sa pamagitan ng atin mga gabay at atin na sa taas ay nandiling na sila. Diyos ko. Ayun, isa. Oo nga naman. Bakit balabay ang orasyon? hindi tumatala pag nakatago sa puno. Uy. Kahit anong oras pwede silang umatake, Baldo, ha? Tandaan mo. Hindi, wala kang kausap. Busy sa pagbablog yung kasama mo. Surka! Nakatago sa puno, hindi tabla oras yun, eh. Ano nakatago sa puno. Ang orasyon kahit nasa kwarto. Hindi, napapasok din naman siya sa orasyon natin, eh. Eh di matira matibay na lang, di ba? Hindi, di matira matibay kung anong gusto nila. Basta tayo ipaglaban natin yung kabutihan, di ba? Ipaglaban natin yung kabutihan. Oh, may katira na ipaglaban mo. Op, ayun isa. Uli isa. Surga, urka, hakpo! Dayo, Baldo, ito yung iba, ito yung iba. Surga, urka, hakpo! Galing yan sa kono, ha. Magulat na lang kayo, nandiyan na rin si Sasuke tsaka si Naruto. Andito yung iba. Malakas sila. Malakas yung orasyon nila. Malakas din yung Bertud. Oops. Baldo, dumadami sila. Atras tayo, Baldo. Bilis, layo tayo. Nakita niyo? Mga kabakal, yun na yun. Doon na natapos yun. Kakaiba. Mga kabakal, di ba? Scripted, halatang halata. Saka nakakita ng orasyon na hindi na tumatala pag nakatago sa puno? Para bang sinabi mong, hindi nila marinig ang aking orasyon kapag nakatago sa puno, hindi tumatalab. Debunk is scripted. Pangalawa, meron pa mga aswang na parang mga ninja sa Konoha? Meron pa mga nakabonnet? Wala yata akong makitang ganong aswang. Daig pa ang mga ninja turtles, mga ninja sa pinapanood kong Naruto Boruto. Sobrang scripted mga kabakal. Pero nag-enjoy ako ha. Na-entertain naman ako kahit papano. Natawa ako. Tapos yung kinakausap niyang kasama niya si Baldo, eh hindi siya pinapansin. Busy-busy sa pagbablog. Busy-busy sa pagnanakaw ng video. Ang galing-galing magdrama ni Kuya, eh, no? May mga action, may mga drama, pero nakaka-entertain. Pero kung sabihin niyo sa akin kung yan ay totoo o hindi, scripted, di ba? Pero ano yung opinion? Tayo nga ba'y nakasaksi mga kabakal ng mga aswang na umatake sa albularyo at nagkumpulan sila? Apat na aswang na walang, alam yun, wala man lang awa na umatake sa mga albularyong gusto lamang silang tulungan para maging tao muli at makabalik sa kanilang pamilya. Or, ito ay scripted lamang. Anong inyong opinion mga kabakal? Gusto ko marating, comment nyo down below para malaman natin at makarating sa kanila. Nakita ko si Black King dito. Shout out Black King. Nakita ko si Black King kanina dito. Mag-ghost hunter din ako. Oo, maganda yan. Coach, paano sabi niya doon sa White Lady? Hello po. Hello. Mga laman lupa. Kapag may kabutihan, ayan maganda. Kapag may kabutihan, ipaglaban mo. Oo nga, no? Hindi kapag may katwiran. Kasi nga, di ba? Hinahanap ng albularyo yung mga kabutihan sa katawan ng mga aswang. Tama. Kapag may kabutihan, ipaglaban mo. Ah, sige, check ko mamaya. Huzak ka. Yan ang big kasi ng pangalan mo. Baka hold up. Lalo kay Baldo, coach. Si Baldo, eh, walang pakialam, eh. Video lang ng video, eh. Isama lang sa Batang Quiapo. Walang gagawin niya. Magbablog lang si Baldo doon pag sinama lang sa Batang Quiapo, eh. Baka kasama si Boyd na to. Scripted. Shout out Dante Madara, kumusta na? Sining ko mukha ng bayabas.
O, oh, kanina, meron nga sa puno eh. Walang bayabas. Nag-shore leave. What? Shore leave lang ata si Baldo? What do you mean? The Marksman! Mana kay Boy Tato. Oo nga eh, oo nga eh. Nakakatawa lang tong mga tayo. Pero nakaka-entertain naman. Nakaka-entertain kahit papano yung mga video nila. Oo, yung mga video nila nakaka-entertain. Kahit papano eh, nakakawala ng stress. Basta huwag nyo lang siseryosohin. Pag sineryoso mo nyo, may stress talaga kayo. Nagala. So may mga katanungan ba kayo, mga kabakal? Ay, tanong ni ano, ni Black King, si ano, Kevin the Great. Oo, kinopyright tayo dalawa. Pero naka-fair use naman yun eh, kaya wala pa ako nare-receive na email eh. Kinagat yung ano daw. Sige, check ko mamaya after ko mag-edit. Baka malate ako mag-check kasi mununod pa ako ng Batang Quiapo. Alam niyo naman eh. Inaabangan natin yung mga eksena natin sa Batang Quiapo eh. Tsaka sa akin naman, honestly mga kabakal sa akin, wala naman akong pakialam kahit mawala yung aking YouTube na to. Kasi mga kabakal, may page naman tayo at the same time, may isa pa akong YouTube. Hindi naman kasi tayo katulad ng ibang vlogger na ang pinagkakakitaan lang ay yung YouTube. Hindi naman tayo ganun. Siguro kung ganun tayo na ang tanging pinagkakakitaan natin ay YouTube at wala tayong trabaho, eh malamang magagalit talaga tayo kapag mas marami yung views na kumuha ng video natin kesa sa mga video natin. Siguro ganun. Pero tayo naman, eh baliwala naman yan. Diba? Itong ating YouTube, pag-YouTube, ay isa to sa mga ating mga katuwaan, hobby, kasi nga influencer na rin tayo eh. Diba? Influencer, artista, nasa Batang Quiapo tayo. Pero sa akin naman wala. Kasi eventually naman, kung mawawalan tayo ng channel, eh pag gumawa naman tayo uli at meron naman tayong isa pang channel, tatangkilikin pa rin naman tayo ng mga tao, lalo na sa Batang Quiapo tayo. Tsaka hindi ako para magalit dun sa mga taong kumukuha ng video ko. Pero syempre, ang hiling ko lang, dun sa mga taong kukuha ng video ko, i-transform ninyo, gawin yung reaction. Ganon. Wag lang yung kukuhanin nyo basta, wala kayong gagawing edit, tapos i-upload din nyo. Siyempre, hindi nga naman tama yun. Which is, yung mga ginagawa kasing reaction video, tama naman yun. Nasa fair use yun. Jerry, great. Coach, ask lang, pag maliit ang views mo sa YouTube, stress ka ba? Hindi naman. May stress ka kasi kung ang pinagkakitaan mo lang ang social media. And like I said, may trabaho ako, may page din ako. Nasa Batang Quiapo ako. Kaya hindi ako para ma-stress. Diba? Kahit may mga gumamit ng video. Rodante Reyes, shout out. Oy! BM Solid Vlogs! Bakit ganun? Bakit? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko nga alam. Kasi nga, sabi ni Kevin the Great, nag-message siya. Nung minessage niya ako, galit na galit. Tapos may screenshot na kinopyright niya yung video ko. Kasi ang sabi niya, nakakabastos daw na mas marami pa yung views ko sa views niya. Eh ano magagawa ko kung mas kilala ako kay Kevin the Great? Ano mas magagawa ko kung mas maganda yung pagkakadeliver ko ng video? Pasok naman sa ferry. Di ba nadali ka rin yan? Ano, Batang Mindanao? Di ba? Gumagawa ka ng reaction? Okay lang naman yun kung reaction video. Ang nakakabastos doon at ang talagang pagnanakaw doon, kapag yung mismong video kinuha mo, dinownload mo, sabay in-upload mo na wala kang binago, hindi mo ginawang reaction, hindi mo dinocumentary, hindi mo tinransform. Pag nanakaw talaga, nakakabastos yun. Pero kung kuhanin mo naman yung video para gawa mo ng reaction, okay lang yun. Milyong-milyong mga vlogger sa buong mundo ang gumagawa nun at inaalaw naman yun ni Facebook at YouTube. So bakit ka magagalit? Just because mas marami yung views ng video ko? Sa akin naman, baliwala yun eh. Copyright mo ko. Pero syempre, di ba, nakakatawa lang na nagpapalakad ka sa akin para lumaban sa URCC Bernakin. Kasi ka-copyright strike. Literal na nag-message siya, galit na galit. Meron na kagad screenshot na kinopyright na niya ako dahil ginamit ko yung video niya at mas madami yung views ko. Wala tayong magagawa doon. Pero syempre, hindi man ako nagmamalinis, ginamit ko talaga yung video niya. Pero ang sa akin naman,
pasok yun sa fair use. Hindi lang ako ang gumagawa nun. Million-milyong mga vloggers ang gumagawa nun. Diba? Pero although, nag-sorry pa rin ako. Pero syempre, naka-copyright strike na niya ako. Diba? Ano nangyari doon? Nasira yung samahan namin. So tingin mo ba, eh, lalakad pa natin sa URCC? Siyempre, hindi na. Hindi na rin ako kukuha ng video sa kanya. Shoutout, Dante Madarang. Batang kaya po. Kaya mo, pag nangailangan ulit, sinadirect ko ko. Okay yan, si Coach Laki ng tulong yan sa vlogger. Si sikat ka talaga. Boy kulit. May isa pang horror dyan ko. Nabitin ka ba? May isa pang horror dyan. Shoutout, boy kulit. Hayaan mo na, Coach. Ingit lang yan. Kaya galit. Well, nagagets ko naman kasi yun. Pero kasi, nagagets ko naman yun na kapag ginamit yung video mo, hasama talaga yung logo. Pero naman kung pasok naman sa fair use at allowed naman yung ginagawa mong paggamit ng video as a reaction, bakit ka magagalit? Lalo na kung allow at million-million ang gawagawa nun, diba? Ferg David, Coach, good evening. Anong bago? Late na kasi ang nung copyright. Sinong involved? Ah, si Kevin the Great. Nakapost yun sa community niya. Sabi niya sa akin, dalawang copyright strike na lang sa'yo. Burado na ang channel mo. Akala mo naman talaga eh. Napakalaki ng kasalanan ko. Akala mo ako lang talaga yung gumawa. Akala mo bawal yung ginawa ko. Doon sa post niya, akala mo bawal yung ginawa ko. Hindi. Ginawa kong reaction video, yung video niya. Hindi ko lang basta kinuha at wala akong iniba at in-upload. Hindi. Ginawa kong reaction video. Diba? Pero, akala mo naman, hindi niya ginagawa dati yun. Diba? Nabalita pa nga siya eh. Nagalit pa nga sa kanya sina MG sa Battle of the YouTubers sa ginawa niya. Diba? Pareho lang tayo, Kevin the Great. Yung sa akin lang, pasok yun sa fair use. Ginawa akong reaction video kasi. No creme, gentle. Okay lang naman kasi wala kaming taping ngayong linggo. Dami yatang mga eksenang kailangan mo nang ipalabas bago gumawa kami ng mga taping uli. Nabitin ako, Coach. Isang buwan yata ako din naka... Oo nga, kumusta na? Kung nabitin ka, marami ako mga ginawa ng reaction. Check mo. Ang dami kong ginawa ng mga reaction. Araw-araw, may upload ako ng aswang tsaka multo. Dapat magpasalamat kayo yung video niyo sumisikat. Well, kilala naman itong si Kevin the Great. Kaya hindi na siya katulad ng mga ibang tao talagang thankful dahil ginamit yung video. Yung sa akin lang, pasok naman kasi sa fair use yung ginawa ko. Coach, unang-una ka pang dumaan san umihi si Coco blurred lang. Nasa bahay niyo yun eh. Hindi, yung ano doon, di ba sinabi ni Coco Martin, iihi lang siya. Pumasok talaga ng banyo si Coco Martin. Pero nung pinakita yung eksena na nakatingin sa reha si Coco Martin, hindi banyo yun. Kusina yun. Oo, galing eh, no? Yung, di ba, sabi sa eksena, iihi mo na si Coco Martin, di pumasok ng banyo. Pero yung eksena na nakatingin siya sa rehas, kusina yun, hindi yun banyo. Ibang lugar yun. Di ba? Galing eh, no? Si Map, okay lang. Kasama natin sa Batang Quiapo si Map. Kita ako dahil sa reaction ni Coach sa mga video ko. Sikat dami kong basher. Salamat. Oh, shout out, boy kulit, syempre. Pero syempre, pinaka the best pa rin talaga. Sariling video. Yan ang magagawa ko kung reactionist ako. Meron bang reactionist na magre-reaction sa sariling video? Siyempre yung mga reactionist, hindi yung magre-reaction sa sarili nilang video. Magre-reaction yan sa mga video ng iba. Reactionist nga eh. Muntanga lang tayo nun kung ano. Re-reaction na ko yung mga video ko, di ba? Hindi. Re-reaction na natin yung video ng ibang tao, ibang vlogger. Yun yun. Reaction natin, horror. Pwede naman, kaso wala lang akong makitang. Wala akong makitang ano. Wala akong makitang ghost hunter
or nangahunting ng mga aswang na katulad ng mga Pinoy. Kasi yung mga nakikita kong video ng mga Amerikano or ng ibang bansa, ano eh, boring yung iba. Pero try ko, kung meron kayong alam na YouTube channel, ilagay yun dito sa ating comment section para makita ko. Iba kasi parang clip-clip lang, 10 second, 1 minute clip. Gusto ko kasi yung mahaba, parang yung ganito. At the same time kasi, yun nga, wala akong makitang gano'ng katulad ng Pinoy. Pangalawa, yung Pinoy, ang sarap gawa ng reaction kasi alam mong scripted. Fred David, Coach Preview lang. Sa scoop, parang nakita ko namatay si Mamot, Coach. Sana di siya mamatay. Parang unfair, parang naging doon siya. Hindi. Ang mangyayari nun, yung team panggol, dadalhin sa ospital. Walang mamamatay sa kanila. Lahat sila buhay. Siyempre, kailangan ng konting drama. Oo. Kailangan ng, walang ano doon, walang malalagas sa kanila. Yung Darkest. Ano ba yun? Darkest ba ang pangalan ng YouTube? Yun ba yun? Darkest? Ano ba pangalan ng YouTube? Darkest? Darkest. Tama ba spelling mo? Step nga. Darkest. Wala naman ang makita eh. Wala eh. Darkest. Ato, Darkest. Hindi, title naman to. Hindi naman to ano eh. Mga laro lumalabas eh. Alex ang ating name sa Batang Quiapo. Muntik na maging Cropic yung name ko eh. Sabi ni ano, nung ni-direct, pwede bang Cropic ang pangalan mo? Sabi ni Bundle, huwag naman Cropic. Laki ng katawan, Cropic ang pangalan. Top 5 Darkest. Ayoko na mga ganyan kasi ano yan eh. Clip-clip lang yan eh. 1 minute, 3 minutes. Gusto ko yung diretso. Dapat yung mga Ghost Hunter sa atin ipalabas sa Netflix at Gregory Horror. Pwede, pwede. OYJ, ilang beses ka na natikman? Ilang beses ko na natikman asawa mo? Tanong mo pa sa kanya habang wala ka sa inyo. Pag may taping ka. Aba. OYJ, pasalamat ka. Hindi ako napipikon dyan, ha? In your dreams, OYJ. Selectable. Sup, coach? Long time no talk. Oh my, kumusta na? Busy, hirap talaga kapag ano. May taping, eh. Horror? Check ko. Panoorin ko muna. Nakalimutan ko, coach. Pasok sa copyright, pero bakit na-copyright pa din? Pasok sa copyright, hindi, pwede mong i-copyright, pero pwede mong ano yun, i-appeal na gumamit ka ng fair use. Pwede mo siyang i-copyright. Pero kasi, kapag tinek ka ng YouTube or ng Facebook, lalabas doon na ginamit yung fair use. Ang pinaka-worst na magagawa mo doon is delete video or yellow yung dollar sign. Pero kung talagang kinuha mo, wala kang binago, automatic strike yun. Cropic, bakit di na lang choosin, coach? Chicky chips. Sa Fairviews. Joel Domingo, si Map, anong name sa Batak? Wala eh, wala pang name si Map eh. Mag-Ghost Hunter ako, coach, hanapin ko si Dongsley. Hindi mo mahanap yan sa Davao si Dongsley. Davao si Dongsley. Diba? Malayo yung lugar ni Dongsley. Pero mga kabakal ah, nag-e-enjoy ako sa pagiging ano, supporting actor. Ang tawag kasi sa amin, supporting actor. Hindi lang kami basta talents or extra. Supporting actor kami. Mas malaki yung TF namin. May sarili kaming tent. Hindi kami kasama doon mga talents. So, kasi pag mga talents, para kunyari, 20 talents, 50 talents, magkakasama sa isang tent yun. O sa isang lugar. Kami, katulad namin, supporting actor kami. Ilang kami? 7 kami. Kasama si Maka Highlord, King Pinoy, Mapsubirano, tsaka iba namin kasama. Isang 10 kami, 7 kami. Supporting actor kami, tawag sa amin. Supporting actor. Na ano ako, nag-e-enjoy ako. Oo. Nag-e-enjoy ako kasi, tawag dito, na-experience ko kung paano yung umacting. Tsaka ang sarap ng ano, ang sarap na may bago kang ginagawa. Meron kang bagong ginagawa na nakaka-enjoy. Aba, talagang ano ha? You're pushing your luck. Okay, okay. I-time out muna kita. Baka sakali magbait ka. Pag hindi ka nagbait, ibaba na kita.
Wala, hindi natin maipasok si Boy Tato. Kasi unang-una, si Boy Tato ay masyadong maliit. Kasi ang hinahanap sa batang Quepo, yung mga malalaki. Kasi nga sa kulungan, ang hinahanap yung mga bully. Di ba? Paano ka magiging bully kung maliit ka? Pwede siguro bully ni Baby Giant. So wala akong mahanap. Wala. Ang last time, humingi kasi sa akin ng mga malalaking MMA fighter. Pasok natin si Maka Highlord, lumaban ng 3v3. Si King Pinoy, lumaban MMA din. Diba? So far, hindi natin mapasok si Boyato kasi nga malaking MMA fighter. Si Boyato naman, boxer, hindi MMA, pero pwede natin gawing MMA. Kaso, hindi naman siya malaki. Alas na lang kung hahanap ng kalaban ni Baby Giant, pwede siguro. Pero sa kanya wala pa eh. Coach, ganda din maging mayor ni Chief Alvin. No, pwedeng, oo, diba? Kaso, wala nang time si Chief Alvin sa mga ganyan. Busy siya sa mga negosyo at sa URCC. Dante Madara, Coach, wala ka bang phobia sa vape? Kasi nakita ko sa news dati may naputukan. Ang alam mo kasi may mga napuputukan sa vape. Yung mga peke, yung mga battery. Peke, may mga fake kasi na battery. Or kaya, mga na-overcharge. O kaya, habang naka-charge, nag-vape. Sa atin naman, hindi naman peke kasi yung sa atin. So, wala naman. Ano lang yan? Pag oras mo na. Pag naputukan ka, mapuputukan ka. Ganun lang yan. Sana if may movie si Direk Coco, masama din. O, nga. Sana nga eh. Kasi as long naman na maganda yung performance mo, maganda yung pinakita mo, kahit matapos na yung mga role ninyo, kukuhan at kukuhanin ka pa rin naman. Diba? Yun eh. Ayun o. Diba? Sabi ko nga, ang isang way naman kasi talaga para maging supporting actor kayo, kailangan sumikat kayo na vlogger. Kasi makikita nyo si Boy mga sikat na vlogger doon. Pambansang Olokoy, si Kuya Hernan, tama ba? Si Mamot, si Baby Giant, sino pa? Sina ano? Bullet, Kiko Matos. Halos lahat kami doon mga vlogger. Diba? Mas marami pa rin yung artista, pero halos lahat ng mga supporting actor doon, mga vlogger. So, kailangan, kung gusto nyong makilala kayo, kailangan sumikat kayo as vlogger. Sabi ko nga, ang isang way para makilala kayo, sumali kayo sa URCC Slap Battle. Although, syempre, hindi ito scripted. Totoo ito. Pero dito, malaking exposure dito. Lalo na yung tournament. Kasama ang Kumu. Plus, kasama ang ABS-CBN at GMA7. Ito yung exposure na kailangan ninyo. Kailangan nyo nga lang talaga mag-training at makipagsampalan kasi yun yung sports. Diba? Hindi, walang sumisikat ng mabilisan lalo na kung hindi naman tayo talentado, hindi tayo gwapo, hindi tayo maganda. Diba? Pero ito yung isang way na kung talagang talentado kayo at kailangan nyo ng exposure, you are just slap button. Kailangan nyo pa rin maging talented. Kasi kahit ma-expose kayo, sa mga ganitong klaseng exposure, kung wala naman kayong talent, mahihiyain kayo, mahinhin kayo, di ba? Wala din. Si Half Rice, ang kalaban na ni Half Rice, si Baby Giant. Are you a regular cast already? Do you guys hang out on set every day? Regular na kami. Pero kasi, yung character namin, pwedeng mawala anytime. Pero ngayong linggo, wala kaming taping. Ngayong linggo, wala. Baka sa Lunes, meron na. Si target market kasi, hindi siya supporting actor. Si target market, stuntman. Mas hamak na mas malaki yung TFT target market, pero hindi siya supporting actor. Stuntman ang tawag sa kanya. Hindi niya kailangan magpakita ng mukha kasi stuntman sila. Diba? Kasi yung mga supporting actor, pinapakita yung mukha. Yung mga stuntman, kadalasan, hindi pinapakita. Minsan, pag walang maskara, nakikita. Parang wala si Pambansang Kolokoy sa eksena. Wala si Pambansang Kolokoy dahil nung time na yon umuwi siya ng Amerika. Pero ngayon, nandito na siya. Baka wala na si Tony. Kasi katulad nun, di ba si Tony Fowler nasa Batang Quiapo? Ngayon wala. Kasi tapos na yung eksena ni Tony Fowler. Ano bang eksena ni Tony Fowler? Siya yung di ba? Siya yung
bayaran na nagyaya kay Mokang. O ngayon, wala nang eksena dun sa mga ganun. Siguro kung magkakaroon ng eksena, minsan na lang pupunta ulit si Tony Fowler. Hindi regular. Kasi tapos na yung eksena niya eh. Parang ilang buwan din yun. Diba? Parang kami. Diba? Pag nakalaya si Direk Coco, si Tanggol. Pag nakalaya ang si Tanggol at ang Team Tanggol, ang Batang Quiapo, wala na kami sa kulungan. Alam sana kung makakalaya kami. Diba? Or hindi kami madedead. Do you have a script they give or they just tell you what to say? Wala, walang script. Even sa mga artista, yung script on the spot. Wala kaming script. Ang may mga script na on the spot din na may medyo mahaba, yung mga artista. Kami, ay sandali lang, parang ano, sabi mo lang, ako nang bahala dyan. Mga ganun lang. Kasi even sa mga artista, on the spot yung script nila. Ginagawa. Wala bang balita, sabi mo kayo. Hindi pa. Ano yun? Mau-hospital sila. Lahat sila may tama, pero mau-hospital sila. Batang tondo. Mas malaki talaga. Ang alam ko kasi sa mga statman, 10 to 15K ang TF niyan per day. Mas malaki talaga. 10 to 15. Ang alam ko kay target market, regular niya 15. A day yun. Maka High Lord, shout out. Yan, shout. Ito pati si Maka High Lord, may tama to eh. May tama yan. Pero alam ko, dadalhin sa hospital yan eh. Si Mr. Mainit at Kiko, andyan pa ba sila? Sana pagaling ni Amanda, bumalik sila. Yun. Wala pa. Si Mr. Mainit, wala na sa Batang Quiapo. Umalis sa Batang Quiapo. Umalis. Kasi ang sabi sa akin ay... ayaw daw ni Mr. Mayin na pinapagalitan. Eh di ba normal sa mga ano, sa mga director na sisigawan ka, papagalitan ka. Normal din, ayaw daw ni Mr. Mayin. At the same time, meron yatang may isang eksena na may dinadrive si Mr. Mayin. Meron siya nabangga na kailangan magbayad ni Mr. Mayin. So hindi yata matanggap ni Mr. Mayin na bakit siya magbabayad. Hindi ba dapat yung company ang magbayad? So naghalo-halo na, umalis siya. Si Kiko Matos, wala mo nang eksena kasi nga katulad ni Kiko Matos. Wala mo nang eksena si Kiko Matos kasi wala pa yung eksena ni Amanda. Kasi nga, di ba, ang huling eksena ni Kiko Matos, tinakas ni Kiko Matos yung mga magulang ni Amanda. Yan, si Bulit ang merong regular role. Sila. Sana, depende kasi sa rating yan eh. Kung magugustuhan ng mga tao yung rating sa team ni Bando, ni Bong, possible makasama kami or palabasin sila. Or baka hindi tepokin. Kasi 'di ba, ma-dedeads nga si Bandol. Malay mo magkaroon ng twist, hindi pala na deads or nakalaya o pinalabas lang na deads. Mga ganun. Baka High Lord, buti buhay pa ako, coach. May tama ka, miss. Tapos sinipa ako ni Tanggol. Solid nga eh. Pero delikado kasi maganda talaga na maka-excite mo si Tanggol. Ang problema kasi walang nabubuhay kadalasan sa mga nakakalaban ni Tanggol. Pero ito, si Maka High Lord, buhay itong mga itong. Oo, si Bullet talaga, tsaka si Mamat. Kaya nga, sayang eh. Sayang talaga. Aba, ayun o. Ayun o. Ganun talaga. Par, bakit ang hilig mo magda... Ganun talaga ang reactionist, par. Oo, ikaw kasi hindi ka reactionist eh. Oo. Ito naman si par, akala mo naman ako lang gumagawa yan. Pag reactionist kasi talaga, kumukuha ng video. Alam nga namang reaction ako yung video ko, talaga si par. Diba? Ganun talaga, par. Oo, si Direk Coco, pag naka-eksena mo, papatamaan ka talaga. Mararamdaman mo talaga yung mga sipa at saka yung mga suntok ni Direk Coco, ayun o. Bakit si Billy Jack hindi kinukuha ng Batang Quiapo? Well, kasi unang-una, si Billy Jack, ang alam ko, nasa
Ano ko, di ba nasa abroad si Billy Jack? Yun ang alam ko, nasa abroad siya. Di ba? Yun yun eh. Ah, yung hindi solo? Eh, akin yun. No, discarte ko na yun. Kanya-kanyang discarte yan, yung mga hindi reaction. Ganun talaga. Kung gusto mo, pwede mo namang gayahin. Ako, ginaya ko lang din yan eh. May may mga video kasi na hindi mo na kailangan gawa ng reaction. May mga, pailan-ilan. May mga technique dyan para hindi ka makopyright. Kung makikita nyo, meron ako minsan mga video na i-upload ko sa YouTube, i-upload ko sa Facebook. Minsan walang ano, reaction. Siyempre may technique yan. Sikreto ko na yung technique na yun. Boy, hangin. Coach, kailangan ng hangin doon sa kalulungan. Kailangan ng hangin. Dante Madarang, si Arvin Chan, coach. Si Arvin Chan, dapat kukuhanin. Nilakad namin si Arvin Chan. Ang problema kasi kay Arvin Chan, busy. Hindi ka kasi pwedeng busy. Kailangan kasi, pag nakuha ka, napasok ka sa Batang Quiapo, available ka anytime. Kaya nga, pabor yan, doon sa mga ang trabaho, vlogger. Katulad ko, vlogger, may negosyo. Nagka-train ako ng client ko, kahit mawala ako ng ilang araw, meron ako mga trabaho na babalik ang katulad ng client ko, negosyo. Mahirap kapag meron kang regular na trabaho na hindi ka pwedeng umabsent. Eh si Arvin dyan, merong regular na training. Merong gym. So yun yung problema kay Arvin dyan. Kaya hindi rin nakuha si, nung time na yun, si Palomar. Kailangan available. Hindi pwedeng, pwede mo sabihin na hindi po ako pwede ngayong araw na to kasi may trabaho. Hindi pwede yun. Kasi una-una, once na nakapasok ka na sa Batang Quiapo, nakita ka na doon, hindi ka pwedeng mawala kapag nag-taping. Kunyari, kasama ka sa mga kasama ni kunyari, ni Tanggol. Tapos mag-taping kayo, wala ka, hindi pwede yun. Kasi yung mga artista nga, hindi pwedeng umabsent eh. Doon talaga. O, yan na. Okay, manunod na akong Batang Quiapo. Baka lumabas na kami. Ano ba ngayon? Thursday? Tsaka mag-edit pa akong video. Maraming salamat mga kabakal sumusuporta ng ating channel. I love you. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat.